Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna share with you some of the products that I use in my face as makeup before I go to work noong nasa Makati pa ako and before mag-JCQ or ECQ. Although hindi naman ako makapal mag-makeup, I just wanted to make sure that when I go to work, I look presentable. And kapag nakikita ko ng mga friends ko, hindi ako masyadong haggard or mukhang hirap na hirap sa trabaho kasi hindi ko na maalagaan yung itsura ko. I'm gonna share with you also some of the products na matagal ko na talagang ginagamit. So, tested na siya sa mukha ko. And siya talaga yung humiyang sa mukha ko. Meaning, gumagana siya sa mukha ko. Kasi yung mukha ko medyo oily siya. So, hindi naman ako makapal mag-makeup since pupunta lang naman ako ng office or papasok lang naman. Gusto ko lang talaga presentable yung itsura ko. And kasi alam naman natin, hindi tayo masyadong kagandahan, di ba? So, kailangan natin talaga mag-effort para naman mapakita natin na we do take care of ourselves kahit na may mga iba-iba na tayong priorities and ginagawa sa life. So, first, ang isi-share ko sa inyo is yung starter ko, or I think this is a primer, which is Misha. Ayan. Ito yung ilalagay ko muna sa face ko before I put some pressed powder. So, konti lang naman siya. Konti lang talaga siya na nilalagay ko. Usually, kinakalat ko lang siya sa face. Ayan. So, magaan lang siya sa mukha. Hindi siya mabigat. Simple lang siya na nilalagay ko palagi. O, diba? Kahit konti lang siya na nilalagay ko, or kahit ito lang, medyo nagpapantay na yung kulay ko sa mukha. Pero dahil medyo maarte tayo, kulang yan dahil napaka-oily ng face ko. I do add Maybelline Pressed Powder, which is ito yung ini-endorse ni Liza. 12-hour oil protection siya. So, ito lang yung binibili ko. Hindi na ako bumibili nung may salamin. So, ayan. Natural yung color niya. Oo, parang natural ata. So, ito, nilalagay ko lang to dun sa mga madalas mag-oily. So, ganyan lang. Pinapat ko lang siya. So, lagay ko lang siya dito. Sa baba ko. Saka sa ilong. And sa ilalim ng mata. Usually dito din, sa ibabaw ng mata. Ganyan lang ako mag-ayos. Napakagaan lang. Hindi ko masyado kinakapalan. Kasi, sa totoo lang, ayaw din ng boyfriend ko nang nag-makeup ako. Pero, syempre, gusto ko, kahit pa paano, pagkasama ko siya, medyo maganda naman tayo, di ba? So, ayan. Ganyan lang. Okay. So, ito na yun. Yan na yung application ko ng pressed powder. Next is, syempre, hindi pwedeng wala tayong kilay. Dahil kita nyo naman na, medyo wala akong kilay. So, kailangan natin mag-effort. Kailangan ko talagang maglagay ng kilay. What I use is yung Etude. Sa Etude to binibili. It is a designing eyebrow pencil. I don't know if you can see it, guys. Pero, ayan. Ayan. Ito ang tagal ko nang ginagamit ito. Simula nang nagtrabaho ako. 3 years ago. 3 years ko na siyang gamit. Ito lang palagi yung pangkilay ko. Sana hindi siya mawala, di ba? So, ito, hindi naman ako makapal magkilay. Nilalagyan ko lang talaga ng kulay yung kilay ko. Kasi palagi akong inaasal ng boyfriend ko na wala daw akong kilay. Which is totoo naman. Kasi, wala talaga. Manipis talaga yung kilay ko. Both of my parents, manipis yung kilay. So, wala akong pagmamanahan ng makapal na kilay. Ayan, so, di ba, medyo nag-iba naman. Ito naman, sunod naman natin is yung next kilay ko. Sana magpantay siya. So, mabilis lang ako mag-ayos. Pagkatapos nito, mata ko na lang. Though, hindi naman ako nag-eyeshadow. So, pantay na ba? Okay na ba? Lagay natin ng konti sa gitna. Gusto ko lang talaga may konting kilay tayo pag pumapasok. Okay, okay na yan. Kasi nasa bahay lang naman tayo. Baka pagtawanan ako ng mami, daddy ko.
Next is, kinakurl ko yung eyelashes ko. Ito, binili ko siya sa Miniso. Parang 200 or 300 ata to. I'm not sure. Pero ganyan lang. Mabilis lang siya. Hindi ako naglalagay ng mascara papunta ng work. Kasi baka magkayat lang. Sobrang init sa Makati. So ito lang yung nilalagay. Gusto ko lang medyo buhay yung mata ko. O diba? Umi-effect naman siya. After this is lipstick na. What I use as a as my lipstick is yung Happy Skin. Just ito. Kita nyo ba? Yung shade niya is Wonder. Tagal ko na rin itong ginagamit. Ito yung palaging shade ng lipstick ko sa Happy Skin. And kasama kong bumili nito, madalas yung best friend ko si George nung college. So manipis lang din ako maglagay ng lipstick. Kasi pag kumakain ako, sobrang tao ko, natatanggal din siya, naglalasa ang lipstick yung pagkain ko. So, hindi nyo masyado pantin guys, pero may peklat ako sa labi. Kasi nagdagasa ako nung high school. Sa bike. May tumakbong bata sa harapan ko, tapos disc brake pala yung bike. Ayun, bumaliktad ako, sumubsob tong nguso ko sa sahig. As in sa court, naka-brace pa ako nun. Ang unang tanong ko nun is kung bungi na ba ako. Kasi naka-brace ako nun. Tapos pumasok yung labi ko, ito. Pumasok yan dun sa braces ko. So, tapos wala na akong pakiramdam. Parang nabugbog yung ngipin ko sa baba and sa taas. So, natakot ako kasi baka bungi na ako. Pero thank God naman, ano, hindi tayo nabungi. Kasi kung nabungi, siguro matidepress ako. So, medyo nag-retouch lang ako sa lalim ng mata ko kasi puya tayo. Kailangan. Yan. So, guys, pag sinipag ako, magba-blush on ako. Pero, ang ginagamit kong blush on is yung Maybelline. Ay, MAC pala. MAC lipstick na bigay ng boyfriend ko. So, ito yung ginagamit ko sa pisngi ko. Sorry, medyo napataas. Pero dito lang yan. Pisngi lang yan. So, hindi siya halata dahil sa ilaw ng ring light. Kailangan natin kapalan. Pero kung totoong buhay ito, guys, hindi siya ganyan kakapal. Pag nakita ko na may kulay na, okay na sa akin yun. O dahil kailangan natin makita sa ring light na naglagay tayo. Or merong blush on sa face. Medyo kakapalan natin. Ayan. So, ayan na yon. Ito na yung daily makeup ko kapag napasok ko sa work. Pero dahil nasa bahay lang tayo, hindi ko mapapakita sa inyo kung paano ko, I mean, anong sinusuot ko after this, after ko mag-makeup. I make sure din na yung damit ko is presentable. Kahit paulit-ulit yon, I make sure na may variations. Hindi siya yung parang halata na yun na naman yung suot ko. So, ginagawan ko ng paraan talaga na maging presentable every single day na pupunta ako ng work. Either kahit nung nasa auditing firm pa ako o nung nasa Shell na ako. So, always remember guys na mahalaga na ingatan natin yung sarili natin. Mahalaga na pinapangalagaan natin yung itsura natin. Not because kaartihan yun, pero ang tawag doon is self-love. So, it's very important na, ayan, kahit simple lang, kahit simpleng ayos lang, kahit hindi ka ganun kaganda, alam mo kung paano alagaan yung sarili mo. And surround yourself with people who loves you, may makeup ka man o wala. So, hindi mo ginagawa yung pagpapaganda sa sarili mo or hindi mo ginagawa yung pag-makeup para sa ibang tao. Pero ginagawa mo yun for yourself para mas maging mataas yung confidence mo. And para kapag humarap ka sa ibang tao, kahit hindi mo alam isasagot mo, maganda ka naman. O diba, para makakonvince mo naman sila. Hindi, joke. Pero nakakadagdag yun. Nakakadagdag yun ng self-confidence and how you look to yourself, on yourself. Ano pang nararamdaman mo, kung feeling, kung confident ka naman, kung mababay tingin mo sa sarili mo. Pero kung unti-unti mong inaalagaan yung sarili mo, makakatulong yun. So, ito guys. Ito na yung daily makeup ko. Ayan, simple lang siya. Wala, kilay lang, pressed powder, lipstick, and a little of blush on.
And I hope, guys, nagustuhan niyo yung video na to kahit sobrang simple lang niya, kahit mabilis lang siya. And thank you guys for watching. Bye!